gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino, gago kung lalaki. Kita mo, di gago ka nga. Tanga, tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Kita mo, yung kakayahang humatol at magpasya, tanga yun, pagkakulang ka. Ang isang kahulugan nun, bobo. Mura ba yun? Pero meron diyang mga tumututok para mamuntos. Eh di mamuntos kayo. Tingnan ko naman kung ano ipupuntos nyo. Eh si Suriano Ika eh, sabi gago. Eh di ka nagmumura. Ha? Nagmumura ba pag gago? Hindi mo ba alam ang kahulugan ng gago? Biro mo tumanda ka na sa Pilipinas, di mo pa alam ang kahulugan ng gago? Mura ba yun? Ah, paano diksyonaryong Pilipinong ginawa sa UP? Mura ba yan, yung gago? Basa. Lang lang kayo sa pagsusuri. Ano? You do not know normalcy. No? Eto ang nagmumura raw ako pag sinabi kong gago. Ano kahulugan ng gago ayon sa UP Diksyonaryong Pilipino? Kapatid na Daniel. Gaga. Babae na mahina ang ulo o walang talino, gago kung lalaki. Kita mo, di gago ka nga. Bakit mo sasabihin malakas akong magmura? Rila loko eh. Buti nga ako gago lang eh, mas magrabe yung loko. Basa sa isang talata 1:22 ng Roma. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Ayan, kaya ikaw, masasabi ko sa'yo, Ray, ano? Huwag kang maging lokong nagmamarunong, no? Ba't daw ang lakas kong magmura? Para ka-plastic ka ng mga manalista. Mga ministro ni Manalo, mga plastic. Ah, pakinggan nyo, ha? Kaya puntahan natin yung pangangatwirang punong-punong palamura. Mm. Kapatid na pula, sabi niya, aba, hindi anya nagmumura. Hindi ako nagmumura. Mm-mm. Kung gumagamit man ako ng salitang G-A-G-O. Kung gumagamit man ako ng salitang G-A-G-O. Mm-mm. Medyo nagmura opo. Ang time. At kami nga ho, ang pinatutungkulan niya yung termino na kanyang ginamit. Yung opo. T-A-N-G-A ba yun? T-A-N-G-A. Mm. Hindi niya masabi yung kasi nagmumura raw G-A-G-O. Ayaw nilang gamitin dahil ako raw palamura. Hindi raw sila gumagaya sa ganun na nagsasalita ng mura. Para sa kanila, gago. Yun daw gago, mura daw yun. No? Para sa inyo. Para pasamain nyo ako. Tapos yung tanga rin, T-A-N-G-A ba yun? Ayaw pa sabihin eh. Ini-spelling pa. Kala mo kayo babanal dito mga mokong na ito? Tanga ka nga talaga. Pag sinabi mong mura yung tanga, pakinggan mo si Pablo. Sa Galacia 3:3. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Kita mo, yung tanga ba mura? Tangang-tanga ba kayo? Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, nasa Biblia, meron talagang tanga, engot. Pag nasabihin mo, nagmumura ako, tanga talaga, pagka, ano ba ang kahulugan ng tanga? Balik sa diksyonaryong Pilipino. Ang humatol sa atin yung diksyonaryo, hindi kayo. Mga plastic. Basa. Tanga. Tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Kita mo, yung kakayahang humatol at magpasya, tanga yun, pagkakulang ka. Ang isang kahulugan nun, bobo. Mura ba yun? Hindi mura yun. Kalagayan ng tao yun. It's an adjective. Na pag sinabi, napakatanga mo naman. O kaya, pag sinabi tanga, it's a noun. Ano? May ginagamit na noun. Pero pag sinabi, itong si Jose, napakatanga nito. It's an adjective. Modifying the person of Jose. Huwag nyo sabihin mura yan. Ang ginagamit ko, lalo na sa ere, pinag-aralan ko muna. Para sabihin nyo, nagmumura ako na nagpapakunwari na sila hindi nagsasalita ng gago at ng tanga. Pero nung magalit, pakinggan nyo kung paano magalit itong mga ministro ni Manalo.
Pero ang ibig mo ba sabihin niya, kapatid na Ramil, ay pinatanggap mo talagang mayroong sugo, nagpapakilalang sugo, pero gago. Ah, hindi lang ho, sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga niyan. At patutunayan namin na ang numero unong sugong gago at tarantado pa, ikaw mismo yan, Mr. Soriano. Alam mo yan.